marami tayong hindi alam. Pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang Stonehenge ay unang ginamit na libingan ng mga yumao noong unang panahon? Kung babalik tayo 5,000 years ago. At ang mga stone circle naman ito ay naitayo sa sentro ng monumento noon namang late Neolithic period o mga 2,500 years ago. Ayon sa mga scientists, ang mga batong ginamit dito ay dalawang uri. Ang mga malalaki ay tinatawag na sarsens at ang mga maliliit naman ay tinatawag namang blue stones. Sinasabing ang mga malalaki o ang mga sarsens ay galing sa Marlborough, mga 20 miles ang layo sa location, at ang maliliit naman ay mula sa Preseil Hills sa tibog kanluran ng Wales na 140 miles naman ang layo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung paano ito nadala dito. Bukod sa mga labi ng mga sinaunang naninirahan sa lugar, nahukay din dito ang ilang mga Roman pottery, mga bato, mga metal at mga barya. Ilan sa mga ito ay mula rin sa panahon ng medieval, nangangahulugan na may mga tao rin sa lugar na ito sa panahong iyon. Sinasabi rin ang Stonehenge ay ginamit na astronomical observatory. Noong 1771, si John Smith ay nagpahayag na ang 30 batong sarsen o yung mga malalaki. Kung i-multiply mo daw ito sa 12 ay 360 na nangangahulugan bilang ng araw sa isang taon. At ang mga inner circle naman ay katumbas ng lunar month. Noong 1200s hanggang 1250, nakasulat ito bilang Stonehenge. Stonehenge naman noong 1297, Stonehenge noong 1470, hanggang sa maging Stonehenge noong 1610. Pandang 28th century na magkaroon ng napakaraming mga paghukay sa lugar. Kaya naman nagresulta ito ng pagtaglid ng iba pang mga batong nakatayo. Patatagpuan din sa lugar ng Stonehenge ang 56 na butas na kung tawagin ay Aubrey Holes, na ipinangalan sa nakatuklas dito na si John Aubrey noong 1666. Ang Stonehenge ay sinasabing isa sa pinakakilalang monumento sa buong mundo, at ito ay matatagpuan sa Wiltshire sa Inglaterra. At sinasabing dinarayo ito ng mahigit 1,000,000 turista bawat taon. Nananatiling misteryoso ang Stonehenge dahil ang mga nagtayo nito ay hindi man lang nag-iwan ng mga written records sa nasabing lugar. Alam mo ba na ang Moai Statues sa Easter Island ay tinatawag ding Moai Easter Island Heads o di kaya Easter Island Statues? Ito ay monolithic human figure na inukit ng mga Rapa Nui people sa mga taong 1250 at 1500 CE o Common Era ay makikita sa Easter Island o sa Rapa Nui sa tawag ng mga katutubo. Sa itong Polynesian Island na makikita sa Pacific Ocean, ang islang ito ay naging espesyal na teritoryo ng bansang Chile noong 1888. Meron sinasabing nasa 887 na mga Moai statues dito. Ito ay merong iba't ibang sukat, merong nasa halos 1.5 meters lamang o 3 feet, at meron din namang 10 meters o 33 feet. Ang pinakamalaking Moai status sa kasalukuyan ay ang tinatawag na Paro. Ito ay nasa 9.2 meters o 30 feet ang taas at may bigat na 82 tonelada. Pero may natagpuang isang estatwa na hindi pa tapos sa Ranu Raraku Quarry. Ito ay may taas na 21.6 meters o 71 feet tall at may bigat na 150 tonelada ayon sa estimate ng mga archaeologist. Ang Moai statues ay inukit sa iba't ibang uri ng bato. Merong gawa sa volcanic ash, meron namang gawa sa basalt, may gawa sa trachyte, at meron ding gawa sa red scoria. Sinasabing ang isang average size neto ay nabuo sa loob ng isang taon na pinagtulong-tulungang gawin ng 5 hanggang 6 na katao. Halos lahat ito ay merong taglay na malalaking ulo. Ang mga itsura naman nito ay may malaking ilong, parihabang tenga at may kalalimang mata. Ang katawan ay nakatindig at ang mga kamay ay nasa iba't ibang posisyon, depende siguro sa gumawa. At ito'y walang mga paa. Ito ay kadalasang nakapatong sa bato na kung tawagin ay ahu. At dahil nga maraming mga estatwa sa lugar, malamang ay marami ring mga ahu dito. Bukod sa naging simbolo ang Moai statues ng authority at power, sinasabi ring naging bahagi ito ng pagsamba ng mga unang manirahan sa isla sa pinaniniwalaan nilang Diyos. Parang bulol lang ng bagyo ang peg.
Sinasabi rin ginawa itong bantay ng mga sinaunang taong nanirahan dito. Hanggang sa ngayon ay nananatiling misteryoso ang estatwang ito at kung paano ito nailagay sa mga kinalalagyan nito. May mga nag-aral at sinasabing ang pinakamalapit na paraan ay tinalian ito sa ulo at tinahatak ng kabilaan ng palitan para tumagilid na parang tila naglalakad. Isang Moai statue ang makikita ngayon sa isang museum sa London. Ito ay ang Hoa Hakananala. Ang salitang ito ay nangangahulugang ninakaw. Totoo naman dahil tinangay ito sa Easter Island noong November 7, 1868 ng crew ng English ship na HMS Topazi. Ang Moai statues ng Easter Island ay idiniklarang UNESCO World Heritage noong 1995. At noong 2008, isang Finnish na turista ang pinagmulta ng $17,000 nang napingasan niya ng tenga ang isang estatwa at naban pa siya ng 3 taon sa isla. Alam mo ba na ang Pamban Bridge ay ang kauna-unahang sea bridge sa bansang India? Ito ay sinasabing engineering marvel ng karamihan dahil na rin sa napag-connect nito ang dalawang isla sa pamamagitan ng railway. Pinagdudugtong nito ang Rameswaran Island sa mainland ng India. Ito ay may habang 2 hanggang 3 kilometro. 1870s nang pagplanuhang magbuo ng sea bridge na sabing lugar. Pero nagsimula itong gawin noong 1911 at binuksan noong 1914. Ang tulay na ito ay parang gate na bumubukas o nahati sa tuwing may dumaraan na ferry. Noong una, ang railway lang na ito ang tanging naglilink sa isla ng Rameswaran papunta sa mainland. Hanggang noong 1988 ay binuo rin ng isang tulay na kaparalel dito para magamit din ng dumaraming bilang ng mga commuters at mga manlalakbay. Bagaman dumaan sa napakaraming mga bagyo ang railway bridge na ito, nanatili itong matibay at nakasama pa sa listahan ng mga most dangerous train railway sa buong mundo. Ang tulay na ito ay diniklara ding UNESCO World Heritage List at naging bahagi rin ito ng tourist attraction ng bansang India. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!